afternoon, guys. Time check is 4 something. And it's Tuesday today, October 25. No, October 24, guys. And kanina from work ako, and yes, mag-overtake lang ako dito kasi may malaking traktora dyan sa likod. And yun, hinatid ko yung anak kong lalaki sa yung try siya na mag-drive sa madulas na daan dahil kumukuha siya ng driver's license. And I'm supposed na mag-change ng summer ay ng winter tick sa car ko. Andun na ako, but then sabi nila it's around 45 minutes ang time na makonsum nila. So sabi ko hindi ko kakayanin. So sabi nila hihiram na lang do ako ng ng car nila. And so okay na, sinulat na yung name ko, yung number ko, and then bukas ko ibabalik kasi hindi ko ma-reach yung 5 o'clock kasi mag-close sila ng 5 o'clock. So yun lang yung deal namin. Mabuti na lang guys, tinanong ko siya kung is it automatic. So sabi niya hindi, manual. Ay sabi ko sorry, hindi ako pwede kasi matagal na akong hindi nagda-drive ng manual gear. So, andin malayo yung biyahe ko. It's about 40 minutes. So, sabi ko, no, I'm sorry. And so, sabi niya, wala naman daw siyang car na automatic for me. So, sabi ko, it's okay. Mag-find na lang tayo ng another time. Kasi, hindi talaga ako mag-drive niyan. Dahil nga, alam ko na mag-ano siya. Yung, alam mo yun, pag nag-stop ako sa stoplight and pag nag-start uli ako, so minsan namamatayan ako ng motor. So sabi ko hindi. So ayun, na-cancel siya, and then nagpaintan lang kami ng another time. So pupunta ako doon uli sa 31 ng mga 1:30 para pag-change. So ayun, hinatid ko yung anak ko, and then ngayon on the way ako, 6 o'clock siya matatapos, but then medyo malate ako ng 12 minutes dahil guys, nagpaayos ako ng kilay ko. Start ako nagpakilay 2017 kasi yung kilay ko is mababa, and then meron akong piglat, and then malungkot yung mukha ko, yung mata ko dahil sa kilay ko. So nagpagawa ako 2017, and then yung second na pagawa ko is last year. So pangalawang beses pa lang talaga ako nagpagawa. Ito siya yung parang 3D, pero meron siyang powder. And yeah, medyo makintab nga siya. So pinagawa ko siya. And maganda lang dito is pag nandyan pa yung form mo, since ginawa ko ito siya last year ng March, pag nakikita pa rin niya yung form at kunti lang yung fade, mag-ano ka lang, yung second treatment lang yung punta mo. So medyo mamura doon sa first treatment. So ayan guys, ganun talaga. Pag gusto, may paraan. kahit, alam mo yun, sometimes kailangan nating i-ano yung ating sarili, no? I-treat naman. Magandang treatment, ganon. Kailangan, kasi guys, trabaho tayo para lang saan lagi yung pag-work natin, para saan lang lagi yung pera natin. Siyempre, kailangan din natin mag-invest para sa sarili natin. But by the way, yung mga
kontra sa pailong or yung Brazilian bath. Actually, hindi naman ako agree na magkukontra. I mean, yan, pro ako sa mga ano na yan, Brazilian bath or yung sa breast, magpa-implant or mag-ano, like yung rhinoplasty. Hindi ako anti dyan. Pro ako dyan. Kasi, unga naman, life is too short, di ba? Para saan ba naman? Kung may pera ka naman, why not? Kung yun lang naman nagbibigay sa'yo ng happiness, why not? Kasi life is too short, you know? And of course, para naman yun, hindi para sa iba, pa din para naman yun sa sarili mo. Kung baga investment mo sa sarili mo. Ang hindi lang siguro ako agree, yung sobrang laki ng pet talaga, ganon. Hindi ako masyadong agree. Yung talagang invisible talaga na nagpagawa ka. Yung maganda lang, yung sakto lang talaga sa katawan mo. So, hindi ako, pro ako dyan. Yung mga rhinoplasty na yan. Kasi actually, na-realize ko, no, as long as na tumatanda din ako, I'm more to myself din talaga na kailangan, ano, yung confident ako sa sarili ko. Kasi we live it once. You know, on the way na tayo doon sa, kumbaga, we are one way na lang tayo. Parang malapit na doon sa half ng 100 year. So, why not? Walang problema sa akin yung mga magpa-enhance na yun. Supported ako dyan. Kasi kung ako lang din naman, may papagawin ako, magpaparinoplasty din ako. Or if ever, yung Brazilian bath. Pero sa ngayon, nag-exercise kasi ako. So, sa ngayon, hindi yun yung priority ko. Talaga. Yan lang, kilay-kilay lang ako. So, ngayon guys, makulimlim dito. Yeah, maulan. So, yeah, sunduin natin tong anak natin. And yung asawa ko, nagluto siya ng duck. Kasi sabi niya, hindi na pwedeng antayin yun sa Pasko dahil ang tradisyon nila dito is, you know, duck sa Pasko. So, drive muna tayo guys. So, bahay na ako guys, and dumaan pala ako sa ano, sa shop. Nagbili ako nito guys ng Luxia na may dye, and ito saging, and hindi ko alam kung ano to sa atin. Hindi siya ampalaya, hindi siya cucumber, yung isang klase, parang squash acti. And then, yung anak ko bumili nitong bread kasi nag-sale. And bumili siya ng cake din kasi nag-sale. And bumili na okay. So, ito yung magiging ulam namin. Ayan. And then, yung duck nandito. So, ito, hindi ko alam, 7 minutes. Hindi yata ito, ano, hindi niya nasit yung time. So, ang gagawin ko ngayon is nag-exercise ako guys habang inaantay ko itong duck kasi I don't have so much time na talaga. And then, dumating pala yung box ko. Yung binili ko sa Zalando. Yan is, oh, yan is, ano yan, regalo ko sa hubby ko sa aming ano 8 years wedding anniversary. Yun. And then ito pala nilagay dito ni hubby, itong kukuruma skin. Tama, makita niyo 'yan. So dito ako nag-exercise, guys. Yan, yung mga shoes ko, 'yan, bag. Yeah, ito name ko, Anthony Ben. Binili ko 'yan sa Paris. And ito, so galing sa work ko, pinadry ko lang. And yeah, yan yung computer, medyo magulo. And yan yung mga flowers na pinagdry ko before. Yan yung mga flowers binigay ni Ben. And yung iba, tinapon ko na kasi masyado ng marami. So now guys, mag-workout tayo. Kasi kahapon, instead of 40 minutes ang aking workout,
na 20 ko lang kasi nga wala akong time talaga dahil from work may pinuntahan ako, so kailangan kong i-work out yun. And I don't know kung ilang minutes yung day 13 ko, kasi day 13 na ako, so hindi ko alam kung ilang ano to, matingnan ko nga. So pero pwede kong kailangan ko ito, yung may 21 minutes pala kung natira kahapon. Ay, day 16 pala na ako today, guys. Kasi day 15 na kahapon. So, today, 30 minutes ako. Puha. So, I think, tapusin ko yung kahapon ko na 21 minutes na naiwan. And then, i-take ko tong isa dito siguro sa para ngayon. And then, pag hindi na kaya... yung bukas, iubusin ko na lahat. So, magbibihis muna ako, guys. So, hindi ako tapos pa mag-workout. It's Christmas! It's Christmas in the house! Normally, ito yung tradisyon ng Danish people dito sa Denmark. Duck brown sauce, duck na crispy, potato and carrots and roll call. Hindi ko alam kung ano yun sa English ang roll call, and potato chips, and of course mayroon kaming wine. It's Christmas time. Christmas time. Last Christmas, I'll give you my heart. For the very next day, you give it away. So? Yeah. So, kain tayo, guys. Crispy na ba? Ba, tay. Chuna. Buuro to. Sarap. Sa freezer. Kano ba? It's been a long time. Okay. Okay, then, di ko ignol. Di ko ignol, di ko ignol. Ba? Di ko ignol, then the duck and the cruise on you. Nay. Slit egg. Pero masarap yung duck pag crispy. Ito masarap. Combination niya talaga yan. Oh my God. Can I have a brown sauce, mas? Con leche ha. Det er ingen fed. Nej, herovre. Herovre? Ja. Tak. Det er ingen fed, så jeg har ikke brug af andet fed. Cheers. Merry Christmas. Happy New Year. Og, hvad skal I drikke? Ens, kan du sørge for det? Der er svisker og æbler der i. Og appelsin. Kan jeg få fremskæld hos? Is it tasty, Ains? The what? Duck. The fukako. Arama.
Tagsok ka. That is the... So guys, after ng dinner, nag-ano pa ako, nag-exercise ako ng 20 minutes more. Kasi nga dahil hindi ko natapos yung kahapon. So, yeah, 20 minutes more. So bukas, yung bukas ko at meron akong 16 na naiwan niya today. So, kasi pag sinabay ko yung 20 minutes kahapon at yung ngayon na 36, so parang kakapagod. So, kaya kinuha ko yung 16 minutes from kahapon. Kinuha ko yung 26 minutes from kahapon. So, may 20 minutes pa akong natira sa kahapon. And then, plus today na, yeah, 36. So, naka less than 1 hour ako ngayon. And then, bukas is 56 minutes din. Yes, kasi nga yung natira today, isabay ko bukas. Kasi yung natira kahapon, sinabay ko today. So, yan guys. Mag-ano muna tayo. Dahil hindi pwedeng mabasa yung kilay ko. So, hindi ako maghihilamos. Asan ba yan? Kunin po muna yung aking cotton. Ito yung ating cotton. Mag-ano tayo guys. Dahil hindi ako pwedeng maghilamos. Mag-toner lang ako. Dahan-dahanin ko lang tong kilay ko. Tingnan mo, makintab siya konti. So, dahan-dahanin natin na hindi siya maabot. Napunasa naman niya yan kanina. So, okay lang. So, maligo ako bukas. Pero, yung anak kong babae magpaligo sa akin ng buhok. Kasi, kung magaganyan ako, pumapasok dito yung tubig, pero kung nakatingala ako, so hindi siya nababasa, so siya ang magpaligo sa akin bukas ng buhok. So yun, so yeah, madumi siya kasi yung ano ko today, nag ano kasi ako, powder. So, mag-i-edit ako ngayon ng video lang. And, mag-ano pala ako ngayon, cream. Mag-i-edit na ako ngayon ng video. Sa YouTube na i-upload ko. And, yun lang. Wala na. Kasi yung asawa ko nagawa ng dinner, diba? So, wala gaanong ganap today. So, maghapbat lang ako. Inuna ko lang itong mukha ko. So, maghapbat ako. So, guys, nakabihis na tayo. Ano na tayo? Pantulog. So, ready to sleep na. But, I think it's 9 o'clock nga na ngayon. And, ito pala yung gagamitin ko bukas for ointment dito kasi magda-dry siya. And may meeting kami bukas. Yeah, and what else? Yeah, I think this is it for today, guys. And thanks for watching. If you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe. And if you want to have a side hustle income, you can check my website. It's www.roseandpetnet.com para masendan ko kayo ng all details. Check this business opportunity, guys, that marami na sa kapwa natin ang Pilipino na success sa business na ito. Check guys, kasi wala namang mawawala sa inyo. So, bye for now and have a good night.